Paano po mag-submit ng ticket sa GCash? So, tanong yan ni Lods April dito sa isang tutorial natin. So, para po doon mga Lods sa mga hindi pa nakakaalam kung paano po mag-submit ng ticket or kung mayroon po kayong mga issue or problema po sa GCash, ang gawin nyo po mga Lods ay mag-submit po kayo ng ticket sa GCash. So, yan po ang pinaka-best way para po masagot or masolusyonan po ang inyong mga katanungan. So, ganito lang po mag-submit ng ticket sa GCash. Open nyo lang po ang inyong mga GCash apps. And then, halimbawa po, hindi nyo ma-access ang inyong mga GCash account. And then, ganito lang po, kailangan nyo ng mga verification. Ang gawin nyo po, hanapin nyo lang po ang help center. Kung na-access nyo naman po ang inyong mga account, so hanapin nyo din po ang help or help center ng inyong mga GCash. And then, i-click nyo po. And then, mapupunta po tayo dito sa GCash Help Center. So, dito po sa GCash Help Center, hanapin po natin itong chat with Gigi. Ayan, i-click po natin yan. So, paalala po mga Lodis, kung may nakikipag-chat po sa inyo sa Messenger, sa WhatsApp, or sa email po, hindi na pangalan po ay chat with Gigi, huwag po kayong maniwala dyan mga Lodis, scam po yan. Dapat po yung chat with Gigi yung makakachat nyo po ay magmumula po sa GCash apps, dito po sa GCash Help Center, okay? Ang gawin nyo po, i-click nyo po yan, and then mapupunta po tayo dito kay Gigi. Ito pong Gigi ay automated message po ito. Ang gawin po natin, sa baba, may message po dyan, i-click po natin dyan yung concern natin. Okay, dyan, kung may direct concern na po kayo. So, siyempre, dahil po magsasubmit tayo ng ticket, ang gawin nyo po, i-type mo po ang message na ito sa kanya. Ayan, how to submit ticket. And then, si Gigi po, magsisend po yan sa inyo ng form. Ayan po, ganyan. Ngayon po, i-click nyo po yan. And then, mapupunta po tayo dito sa submit a ticket sa GCash Help Center. So, dito po, scroll up lang po natin mga Lodis. So, dito po, pipil upan po natin ito, okay? So, ilalagay po natin dito yung email address po ng ating mga GCash, yung mga inirestro po nating email address dun sa ating GCash. And then, GCash registered full name. So, ilalagay po natin dito yung buong pangalan na nasa GCash po natin. And then, dito po, select the country where you registered your GCash account. So, piliin lang po natin dito mga Lodis kung saan po natin inirestro yung ating mga GCash account. So, halimbawa po dito, nasa ibang bansa po, hindi po sa Pilipinas. Click natin yan, ayan. So, halimbawa po, yung GCash natin, nirehistro po natin siya nung andun po tayo sa Australia. Halimbawa, ganyan. And then, ilagay nyo po dito yung inyong Australian number. Ganyan. So, dito po, ilalagay po natin dito yung ating Australian number na ginamit po natin para ma-rehistro yung ating GCash. Okay? So, mostly naman ang may issue nito mga Lodis ay yung mga nasa Pilipinas number ang gamit. So, dito na lang tayo sa Pilipinas. Ayan. And then dito po, number. So, dapat po kung anong number dito, same din po ang number dito sa taas na yan. Okay? Kung may mali pong isa dyan, hindi po yan ma-approval or magkakaroon po kayo ng issue dyan. Concern category po, kung ano po yung mga concern nyo, ano po yung mga issue nyo na isasubmit or yung mga i-report nyo pong issue, i-click nyo lang po yan. Ayan. And then, may mga lalabas po ditong category. Hanapin mo po dito kung ano po yung issue nyo na gusto nyo pong i-report or i-submit sa GCash. Ayan, make sure lang po na dapat po similar po yung issue nyo kasi po kailangan nyo din pong mag-submit yan ng mga proof. Okay? So, ayan. Marami po yan mga loads. So, piliin nyo na lang po dyan kung ano po yung issue ng inyong mga GCash. So, halimbawa po, account verification. Ayan, i-click nyo lang po yan. And then dito, may mga pagpipilian pa po kayo. Ayan, I have an existing application. So, kayo na po bahala dyan mga Lodis kung ano po yung mga dapat nyong isubmit. Depende yan sa mga issue kasi natin. And then, pag once po nakapili tayo dito sa concern category, magkakaroon po yan ng additional option dito sa baba. Katulad nito sa ID. So, and then dito po, ID submitted for verification. Ayan, i-click mo yan. And then dito po, pwede po kayong mamili po dito. Ayan, halimbawa po, wala po dito. Ang gawin nyo po, i-click nyo po itong others. Ayan. And then dito, specific nyo po yung other na ID nyo. Others, ilagay nyo po kung ano pong ID ang isasubmit nyo. Okay? Lalabas naman po ito, depende po sa category yung pinili natin. Okay? Kasi dito ang pinili ko yung ID na hindi listed po. Kaya mayroon pong ganyan na labas. Kung iba pong category ang pipiliin nyo, iba din po yan mga Lods. Okay? So, tandaan nyo po yan. And then dito po, so ilalagay po natin dito mga Lods kung ano po yung mga concern natin, mga detail po, ilagay po, i-type po natin dyan. So, halimbawa po, yung ID ko po, hindi tinatanggap.
wala po sa listahan, ganun. Itatype po natin yan. Pwede po Tagalog, itype nyo, wala pong problema. Yan. So, halimbawa po, wala sa listahan ng aking ID na sasubmit kaya hindi ma-verify ang aking account. So, pwede nyo pong ilagay yan, mga Ludis. And then, dito po sa baba, kailangan po natin picturean yung ating mga ID or yung mga concern po natin, okay? So, halimbawa po, hindi naman po sa ID ang concern natin. Halimbawa po, sa ibang issue po, ang gawin nyo po, pag na-receive nyo po yung issue na yun, i-screenshot nyo po yun, yan po yung submit nyo dito sa ticket, okay? Yan po ang titingnan ni GCash, proof nyo po yan para sa concern nyo. So, ang gawin nyo, mag-screenshot kayo ng mga 3, 4 or mas marami po, i-submit nyo po yan, mga Ludis, sa GCash Help Center dito kay Chat with GG, okay? So, ang gawin nyo lang po, pag once po na na-screenshot nyo na or na-picturean nyo na po yung mga issue nyo, i-click nyo po yung add file na yan and then magdidirekta po yan sa folder ng inyong mga device and then i-attach nyo po siya dito. Pag once po nailagay nyo na po yung mga information dito, okay na po ang mga Ludis yan, make sure lang po na yung mga ilalagay nyo pong information dito ay same po doon sa inyong mga GCash account. Kahit po may mali po kayo dyan na isa, hindi po yan mga Ludis masusolusyonan or hindi po tatanggapin yan ni GCash. Okay, kaya make sure lang po ang ilalagay natin dyan ay yung mga authentic information na same po doon sa ating mga GCash account. Pag okay na po mga Ludis, i-click nyo na po itong submit ticket na yan. Ayan. And then, pag-click nyo po ito, bibigyan po kayo ng ticket number. And then, yung ticket number po, yung po ang gagamitin nyo para po i-update yung inyong mga concern. So, dito rin po yan kay Chat with GG, mga Ludis, okay? So, ganun lang po ang gawin nyo kung paano po mag-submit ng ticket sa GCash.